Hi everyone! Welcome back po sa aking YouTube channel, CherryBoterPH. So for today, I will be sharing to you or i-discuss ko sa inyo ang isa sa frequently asked question ng mga kababayan natin na nangangarap mag-work sa cruise ship. How much is the cruise ship job salary or magkano ang kinikita ng mga kababayan natin na nagtatrabaho sa cruise ship? Of course, alam naman natin yan na yan ay nakadepende sa position, yan ay nakadepende sa length of service sa isang company. But for today, I will be showing to you po ang payslip ng isa sa mga newly embarked. Take note po, newly embarked. This is a payslip from onboard the Silver Sea Cruise Line. So, isa ito sa mga unang payslip na ipapasilip ko po sa inyo dito sa aking YouTube channel, CherryBoterPH. So, halika po, samahan po ninyo ako. So, eto na po ang sample payslip. This is from Silver Sea Cruise Line. So, tinakpan lang natin ang mga details na hindi natin pwedeng i-share publicly. So, naka-cover po kung anong specific na barko under the Silver Sea. And then, kung mapapansin nyo, ang payslip na to is from December 2022. Okay, so ang position po is a suite attendant. And the payslip ay mula ng December 22 to December 31 at 10 days payslip po itong sample na ipapakita ko sa inyo. So, ito po kung mapapansin nyo dito sa 10 days na to, kasama na po ang dalawang araw na travel. So, ito po mapapansin nyo, travel pay. So, ibig sabihin sa Silver Sea Cruise Line, bumibiyahe pa lang po kayo from the Philippines papunta sa kung saang port kayo mag-i-embark ay sumasahod na po kayo. Ito po siya, travel pay. Ito naman pong sahod na nakalagay dito sa monthly pay. Ito po yung kontrata na pinirmahan ninyo dito sa Pilipinas. So, masanay na po kayo, may kontrata kayong pipirmahan dito sa Pilipinas. And then, normally, pagdating nyo sa cruise ship is may panibagong contract kayong pipirmahan ulit. And normally, mas mataas po ang sahod ng panibagong contract na pipirmahan nyo on board the cruise ship. So, ito mayroong monthly wages na ito yung pinirmahan sa Pilipinas. So, parang 8 days from the monthly wages ang nakalagay na dito. And then, nagkaroon ng supplemental pay. So, additional pay po ito na ibinibigay on board the cruise ship. And then, nagkaroon ng 15% end of contract pay. So, kung magkano yung monthly wages na pinirmahan ninyo, magkakaroon ng 15% additional pa na end of contract pay or ibibigay sa inyo pagkatapos ng inyong kontrata. Ang total computation ng December 22 to December 31 salary ay ito po, yung monthly wage, yung supplemental pay, yung 15% end of contract pay plus yung 2 days travel day. Ito po ay $409 plus etong 33.67 centavos dollar po yan. And then mapapansin nyo dito sa baba, i-deduct niya po itong end of contract savings na 15% din naman po mula doon sa end of contract pay na ibinibigay sa inyo. So, ibig sabihin, idinadagdag sa inyong monthly salary ang end of contract pay pero hindi pa naman siya actually isinasama doon sa sasahurin nyo monthly kasi nga po makukuha nyo ito kapag tapos na yung contract ninyo. So, this is 15% from your total monthly salary. Kaya ang total salary na makukuha mo kasi tinanggal na nga yung end of contract pay from December 22 to December 31 kasama na yung travel days na dalawang araw is $412.44. So, deposited po itong sahod na ito from the Silver Sea doon sa bank account. So, wala kang sasahurin on board sa Silver Sea kasi po diretso siyang na-forward sa bank account po. So kaya mapapansin ninyo ang dito sa dulo is nag-end pa rin siya as 00 po.
Since etong payslip na ipinakita ko po sa inyo ay payslip ng first contract o unang sampa pa lang sa Silver Sea Cruise Line, wala pa pong seniority fee na tinatawag. Sa Silver Sea po, mayroon silang seniority fee na tinatawag na kung gaano ka nakatagal, syempre ganun din naman kataas ang additional seniority fee na makukuha mo po. Now, papaano ka magkakaroon ng cash on hand kung dito sa payslip ay nag-end up as 00? Kasi nga po, deposited siya either sa alati account or sa self-alati mo. So, ang mangyayari po, every 15th of the month, pwede kang mag-cash advance para makakuha ka ng cash on hand mo kapag ikaw ay on board. And then, ito pa. Isa rin sa mga reason na kahit hindi ka na sumahod on board the cruise ship, kahit hindi ka na mag-cash advance, especially dito sa position na ipinakita ko sa inyo na suite attendant, ay yung tip na tinatawag. So yan po ang susunod na ipapakita ko sa inyo. Magkano ang kinita na tip nitong suite attendant natin from December 22 to December 31? Ang kagandahan pa ng sahod na ito ay tax-free. Yes po, tax-free po ang ating mga international seafarer. So, hindi ka mangangamba na bawasan ng napakataas na tax ang inyong monthly salary sa cruise ship. Ang magiging deduction lang po dito sa payment na ito ay ang monthly SSS, monthly pag-ibig, and ang nakakalungkot, ang PhilHealth natin ay medyo tumataas na po ang monthly na singil sa ating mga international seafarer. So malaki-laking kaltasin din po ang mga ito kapag na-compute natin. Papasok din almost ng 3,000 pesos dito sa sample salary na ito po. So, eto na po, from December 22 to December 31, etong ating first contract suite attendant ay kumita ng $350. Mayroon pang extra na Australian dollar tip mula sa kanyang mga pasahero. So, kung ikaw ay isang suite attendant, iisipin mo pa ba ang sahod mo? Iisipin mo pa ba ang mag-cash advance kung ganito kalaking tip ang makukuha mo on your first 10 days on board the Silver Sea Cruise Line bilang suite attendant? At kung kayo naman ay mga asawa ng mga seaman at tuwang-tuwa kayo at 100% alati ang ibinibigay sa inyo, abay wag pong magpakasaya. Baka mamaya mas malaki pa ang tip na nakukuha ng inyong mga asawang suite attendant kaysa doon sa actual amount na pumapasok sa inyong mga bank account. Siyempre, itong content na to ay usapang salary. So, focus lang po tayo dito sa salary. Yung mga ibang consequences naman pagdating dito ay saka na po natin i-discuss sa ibang content natin. So, ang payslip na ipinakita ko po sa inyo is from Silver Sea Cruise Line. On my next vlog, I will be sharing to you naman po ang payslip naman from NCL Cruise Line or Norwegian Cruise Line. And then, of course, after that, magpapasilip din po tayo ng isang payslip from Costa Cruises. So, abangan po ninyo ang mga payslip na yan na ipapasilip ko sa inyo na magsisilbing inspirasyon ninyo kung kayo ay nangangarap na makapag-work sa cruise ship. So, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, please do subscribe, like, and share na rin po and paki-hit ng notification bell para updated kayo kapag may mga bago tayong upload na video. Ang aking YouTube channel po ay umiikot mainly po sa mga working on cruise ship content, sa mga TESDA content, mga training and qualifications ng TESDA na under tourism sector. Meron din po akong The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, and then of course, ang mga how to content sa aking YouTube channel. At hindi rin po mawawala ang aking mga ornamental plants. Thank you po.